Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, isang LCD TV ng brand, ayan, Samsung. At ang model naman nito, LA32B350F1. So, ang issue nitong TV na ito mga boss, base sa customer, nagpa-power on naman daw, kaso double image. So, yun bali ang problema nitong TV. So, ititry ko muna mga boss para kahit papano makita nyo muna ang problema nitong TV. Ayan, bale, saksak ko lang. So, nagpa-power on naman tong TV. Ayan mga boss, kung titignan nyo, umilaw na yung kanyang indicator. So, hintay lang natin. Ayan. Papasinin natin mga boss, pag on nitong TV, kung titignan natin, parang okay lang, walang problema. Pero habang tumatagal mga boss, kung papasinin nyo tong display nitong TV, nagdo-double image. So, pansinin nyo mabuti. Kung titignan nyo mga boss, ayan, nagsisimula ng magloko tong display nitong TV, ayan. So, nagda-double image na tong TV, ayan, kung papasinin nyo rin, meron na siyang lumitaw na guwit dito sa itaas. So, yan bali ang problema nitong TV. Ngayon mga boss, bago natin simulan yung pag-repair dito sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Kung titignan nyo, ayan, bale, nabuksan ko na tong TV. Bale, ito yung kanyang motherboard. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang power supply. So, kasama na dito yung kanyang inverter para sa kanyang ilaw. Ngayon mga boss, dahil ang problema nitong TV na to ay double image. So, matik mga boss, magre-repair tayo dito sa kanyang panel or top board. Bago yan, kailangan na muna natin tanggalin yung cover na yan para yun na nga, makita natin yung pinaka top board nitong TV na to. So, tanggalin ko lang yan. So ayan mga boss, bale ito pala yung kanyang T-con board, so hindi na tayo mag-check voltage pa dyan. So matik, pupunta na tayo dito sa kanyang top board. Kasi nandun ang problema nitong TV na ito mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nailabas na natin yung top board nitong kanyang panel. Ayan, yung kulay green na yan, yan bale yung tinatawag na top board. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga boss, bale ang gagawin natin dito, cutting. So, magka-cut tayo dito sa kanyang top board para yun na nga, maayos natin yung display nitong TV na to. Ayan mga boss, so una natin ika-cut dito sa bandang left panel. So, dyan tayo unang magka-cut mga boss. Base sa aking experience, madalas na nagiging problema sa mga ganitong panel dito sa bandang left. Kaya dyan tayo unang magka-cut. So, ang gagawin ko ngayon mga boss, para madali na lang tong ating video, bale, magka-cut muna ako dito sa kanyang top board, dito sa kanyang left panel. Ngayon, after kong makat yung mga signals na dapat i-cut, saka ko na lang papakita sa inyo yung mga nakat ko. So, gawin ko na muna mga boss, i-cut ko lang. So, bago pala ako mag-cutting mga boss dito sa top board, papakita ko lang kung saan ako mag-cutting. Ayan, bale yan yung mga puputulin natin na mga circuit. Bale yan yung mga signals, ayan. So, gawin ko lang muna mga boss. Kung titignan nyo ayan, bale, tapos na akong mag-cutting dito sa kanyang top board. So, papansinin nyo rin pala, bale, naglagay ako ng resistor connected dito sa ground. Kasi mga boss, nung na-try ko tong TV na wala pang resistor, meron mga lines tong kanyang display. Kaya hanggang sa naglagay ako ng resistor mga boss, connected dito sa ground. Ayan, kung titignan nyo mabuti, bale yan yung mga kinat ko. So hindi ko na pala binidyon pa yung pagputol natin dyan sa mga signals na yan. Kasi nga para hindi na umaba tong ating video. Sa pagkating kasi mga boss may katagalan din. Kaya hindi ko na
binigyan pa yung pagputol natin dyan sa mga signals na yan. Sa mga baguhan dyan, tignan nyo na lang mabuti yung mga pinutol ko. Basta wag yung misanan putulin, no boss? Gawin nyo, dalawa-dalawa lang muna. Hanggang sa mag-normal yung display nitong TV. Ayan mga boss, kung titignan nyo, malinis tong kanyang display. So kanina, meron pang mga lines yan nung hindi pa tayo naglagay nitong resistor. Hanggang sa naglagay ako ng resistor mga boss, ayun, nawala yung mga lines hanggang sa nag-normal itong kanyang display. Ayan mga boss, kung titignan nyo, okay na itong kanyang display. Meron ng ilang minuto ito na naka-on, pero hindi pa rin nagda-double image. So, okay na ito mga boss. Bale, observahin ko na lang to mga ilang oras. Hanggang sa isasara na lang natin ito mga boss kapag hindi na nagloko. A few moments later. Ayan mga boss, base sa pagtest ko dito sa TV na to, meron ng isang oras na naka-on to. So, hindi pa rin nagloko itong kanyang display. Bale, ito palang resistor, ayan, kung titignan nyo, bale, nilagyan ko ng tube for safety, ayan. So, binalutan natin ng shrinkable tube para malayong mag-short dito sa top board. So, okay na ito mga boss, bale, sasara ko na lang to, ayan. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na may sara itong TV. Ayan, hanggang ngayon, okay pa naman yung kanyang display. Hindi katulad kanina, pag-on pa lang natin, wala pa mang isang minuto, nagdo-double image na tong kanyang display. Pero ngayon, ayan, hindi na. So, dahil okay na ito mga boss, sa mga bag pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, manotify kayo. Hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.